ilang tao pinapatawag ba yun? I understand pinapatawag yung PNP sa house. Yes. Talk about or explain about the high profile killings versus PNP. Paano yun, sir? Yes, this afternoon we'll be going to report to our speaker to brief him on the crime environment, specifically dun sa mga murder cases that happened from January to date, comparing it sa nangyari previously the same period. And so far naman ay dun sa data na record ng ating DIDM, pababa naman yung as far as murder cases is concerned. So I have been reporting every week na sabi ko nga pababa ang crime environment sa ating bansa. Unfortunately, there are isolated killings na nangyayari sa iba't ibang mga elected or appointed government officials natin. So although personally I would say na these are isolated cases, but still these are killings that is needing to be solved and to be pursued by our law enforcement agencies in investigating ano ba yung punot dulo ng or ano ba yung mga motibo ng pagpatay sa kanila. We have leads naman so far for the case of Governor Adjong. I think within the week we will be filing the case against the victims. Yung sa case naman ng Vice Mayor natin sa Apari, we have persons of interest that are being pursued by our investigators. And then ang latest na lang is yung kay Mayor Ottawa dito sa Pasay. That's why we are trying to see na karamihan ang nangyayari na mga killings sa mga politicians natin. Ito yung pagka malayo sila dun sa kanilang mga area. That's why we are really advising them na to continue yung kanilang threat assessment, at pag sila ibibiyahe, if they need security dun sa pupuntahan nila, they should not hesitate to inform us so that we can provide additional security para nang sa ganun ay we ensure their safety doon sa mga binibisita nila ng mga. Kasi parang hindi normal na yung sa legislative mag-report yung PNP. Parang ano ba yun? Parang i-apprise mo lang sila for legislation? I think the reason that's why we are being requested to report is for Congress to know kung may kakulangan ba kami sa mga pondo, sa mga equipment, sa mga training ng aming personnel, so that they can provide or they can give us a supplemental budget. Parang sa ganun ay patibayin at paigtingin ang capability ng ating kapulisan, hindi lamang sa kanilang trabaho, but in terms of also yung mga kagamitan na sa tingin namin ay kailangan pa namin na ma-procure para sa ikagaganda ng pagsiservisyo ng ating kapulisan. Sir, last na lang, sir, from it. May lumapit na ba tungkol dun sa nawawala ka pagkana? Wala pa. As of now, wala pa. But we are trying to validate yung information na yan, so that at least maaksyonan din agad ng ating kapulisan. Sir, balikan ko yung 180 na na-process. Anong status nun, sir? Cleared ba lahat yun? Or... Siguro saka ako na lang sasagutin. Pero na-process na sila, at least ma-finalize yung ano. Sir, kailan ang next meeting ko? Ang next meeting namin is we'll be meeting twice a week, Wednesday and Thursday. Yun ang napag-usapan namin para mabilis yung pag-evaluate and assess namin sa mga third level officers natin. So yung na-finalize na guidelines, may major ba na nabago? Wala naman, halos in-adapt naman ng mga member ng advisory group. Doon po sa 120 general, meron po ba doon na-i-recommenda kayo? Kahit na isa kung meron matatanggap, o tatanggapin yung kanilang resignation? Tingnan lang natin.
Sir, may update pa tayo dun sa recent ambush killing naman sa isang barangay chairman sa Papatangas, sir? Yes, ganun din, ongoing din yung ano, yung pag-iimbestiga ng ano ng ating kapulisan doon. Still tinitingnan nila kung ano yung motibo ng pagpatay. We'll just keep an update kung anong nangyari doon. Sir, may directive na tayo sa mga army? Yes, this morning I reiterated ang ating directive sa ating mga regional directors to conduct a threat assessment sa lahat ng mga elected at appointed government officials, whether from the national or from the local government, para nang sa ganun ay matingnan natin kung ano yung level ng threat ng bawat appointed officials. And also I directed ang ating mga national support unit, specifically yung mga nasa operational unit, to intensify yung kanilang operation against the organized crime groups operating in the different regions, especially dito sa National Capital Region. And then we check also yung mga pattern ng mga killings so that we would be able to identify anong grupo yung mga ginagamit, kung ito ba yung mga gun for hire, ito ba yung mga parang nang hold up lang. So makita natin, just like yung sa turista na New Zealand na biktima. So last week nag-surrender yung suspect, and hopefully a case will be filed also against the perpetrator dun sa killing ng New Zealand na tourist natin within the week. 5 months ago, you've mentioned you value the preservation of life at hindi kailangan pagtatakotin yung mga kriminal. With the recent ambush na nangyari sa mga politicians, magkakaroon ba ng adjustment ang PNP? Wala naman. We still continue na we preserve the human lives of everyone, because hindi nga natin alam kung ano yung reason why they are killing. So we wanted to bring justice to all the victims na gumagawa ng krimen dito sa atin. And at the same time, of course, ang ating police, it will endanger naman yung kanilang buhay, then they are free to defend themselves. That might result to the killing of the suspect or the perpetrator. Earlier, sir, you said na isolated case, no? So yeah. As of now, ang PNP, I will not press the button, hindi pa alarming as of now yung mga recent accounts? I would say so, na hindi pa alarming, kasi nga tinidetermine nga natin dahil iba-iba yung mga situation, iba-iba yung mga reason bakit pinatay itong mga to. Sabi ko nga is it's either political, personal, business rivalry, or other reasons why these killings are happening. Incidentally siguro or accidentally, it just so happened that they are in public service. So yung sa threat assessment na pinag-utos ko sa mga polis, meron pa bang politician na lumapit na may banta sa buhay? So far, wala pa naman. So far, wala pa naman. At we are hoping na mapabilis itong threat assessment so that we would know whether to provide additional security sa kanila or status quo muna kung ano yung present na security na nakadetail sa kanila. Sir, regarding pa rin po sa pangalaman ng Panginoon, isa po ba sa tinitingnan nyo na sa investigation na ginagawa nyo ay kung isang grupo lang since with one week lang ito, isang grupo lang may nasa report or isang motivo since puro government officials na may I would not say na isang grupo lang ano, because siyempre yung nangyari sa Nueva Ecija, I don't know if it can be connected sa nangyari sa Lanao or nangyayari sa Pikit or nangyari dito sa Manila. Regarding naman po sir sa 180 na pre-level officials, do you have them from the highest to the lowest probability na connected sila or involved sila sa illegal? Yung pag-assess tayo doon is ano, depende kung ano yung isusubo ng secretariat, kung anong rank ko at kung saan siya na-assign. So it's more on a random
na pag-submit ng mga i-evaluate and i-assess. Thank you.